Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito pong muli ang inyong evangelist, Fernando de Vega, para sa ating pong Believer's Breakfast with BFDB. And this morning, ang ating pong tatalakayin ay ang naisulat po ni Mateo sa chapter 6 po. Our text this morning, Matthew chapter 6 verses 33 and 34. Naniniwala ko na ito po yung mga pamilyar na talata po sa atin. Matthew chapter 6 verses 33 and 34. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Take therefore no thought for tomorrow, for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Mga minamahal, ito po ay mga salita na nanggaling mismo sa bibig ng ating Panginoon. What I mean to say, directly, siya po ang nagsalita. At ang kanyang kausap ay ang kanyang mga disciples. Ito po ay ang patungkol sa rebuke ng Panginoon sa kanyang mga disciples because of their worries. Na sinasabi po ng Panginoon, for better understanding, na kung mag-alala kayo, kung mabalisa kayo, para kayong mga unbelievers din. Kung ano yung mga inaalala ng mga hindi mananampalataya, ganun din po ang inaalala nila. Particularly, anong kakainin, anong iinumin, ano ang darating. Ang sabi ng Panginoon, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. That is actually the context. Nung pong sinabi niyang, all these things shall be added unto you, ang pinag-uusapan doon, yung pong araw-araw na kinababalisahan ng tao, kaya pong ibigay ng Panginoon sa atin yan. But the Lord Jesus Christ emphasized to them na dapat itama nila ang kanilang prioridad. Imbis na mag-alala, imbis na mabalisa, pahalagahan, unahin at mas bigyang importansya ang kaharian ng Diyos at ang katwiran ng Diyos at ang pangako niya lahat ng bagay idaragdag. Hindi raw po dapat mag-alala sa bukas, kundi ang bukas ang pabayaan mo na mabalisa sa kanyang sarili. So, let me share three things sa bawat isa po sa inyo. Sa mensaheng ito, ang ating pong morning meal, pamagatan po nating make our priorities right with God. Gawin po nating tama ang ating prioridad sa ating pong Panginoon. Sapagkat naniniwala po ako na ang tamang prioridad ang magdadala po sa atin sa magandang resulta at magandang buhay. Subalit, ang maling prioridad ang sisira sa buhay ng bawat isa sa atin. So, ngayong umaga, muli po, make our priorities right with God. Una pong bagay na gusto kong bigyang pansin, we should prioritize our salvation more than treasures and wealth. Alam niyo po, pag inangatan po natin sa verse 19 and 20, ang sabi po ng Panginoon, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan sa lupa na nasisira, kinakalawang, nananakaw. Kundi ang dapat daw po, mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. Di po ba? Yung pong binabanggit yan, Matthew chapter 6, verse 19, lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust that corrupt, where thieves break through and steal. Huwag daw po tayo mag-iipon ng kayamanan sa lupa. Hindi po bawal yumaman, hindi po masama na tayo po ay mag-impo. Pero alam ko po na ang ipinupunto ng Panginoon dito, yung bang magpakayaman ka sa lupa pero napabayaan mo naman ang higit mong pangangailangan. Ito po ay ang pangangailangan ng ating kaluluwa. Siguro po makatutulong na maalala natin yung sinabi po niya sa Mark chapter 8 verses 36 and 37. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? For what man shall give in exchange for his soul? Sa 1 Timothy chapter 6, sinasabi po niya, we brought nothing into this world. It is certain we can carry nothing out. Wala po tayong madadala. Pagka ang tao po namatay, tapos po ang lahat ng kayamanan niya dito sa lupa. Wala siyang mabibitbit kahit isa. Kaya hindi po mainam na napabayaan natin ang kaligtasan natin, ang kaluluwa natin. Oo, mayaman ka nga sa lupa, pero mapapahamak naman ang iyong kaluluwa. So the simple message that I would like to give this morning is that we should prioritize our salvation more than treasures and wealth. Hindi po, lilinawin ko, hindi po masamang maging mayaman. Hindi po kasalanang maging mayaman. Pero malaking problema na mayaman ka nga, mapapahamak naman ang kaluluwa mo. Ang kailangan po i-secure natin, una sa lahat, kaligtasan, sapagkat yan po ang reason kung bakit naparito ang Panginoon. At sinasabi ko po sa inyo, sa usapin ng kaligtasan, wala pong ibang tagapagligtas. Ang Panginoong Hesukristo lamang. Siya ang kaisa-isang daan patungo sa langit. At ang kaligtasan po ay sa pamagitan ng pagtanggap at pananampalataya po natin sa Kanya. Yan po ang sabi ng Bible. Pangalawang bagay po na gusto kong bigyang pansin po natin patungkol po dito sa ating mensahe, make our priorities right with God. Ikalawa po, we should prioritize spiritual things more than the things of this world.
mas dapat po nating unahin, mas pahalagahan ang mga espiritual na bagay kaysa sa mga bagay ng sanglibutang ito. Ang sabi nga po ng Bible, mga minamahal, huwag nating ibigin ang sanglibutan ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Makikita niyo po yan sa 1 John chapter 2, verses 15, 16, and 17. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life, it is not of the Father, it is of the world. And the world passeth away in the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. Masyado pong nagbababad at nagpapakasaya ang mga tao sa mundo. Okay? Pero sa totoo lang, lilipas ang mga bagay ng sanglibutang ito. At nakakalungkot na maraming mga Kristiyano, ganun din po. Sobrang ini-enjoy ang mga bagay ng mundong ito. Kristiyano, nandito tayo sa mundo, pero hindi na tayo taga-mundo. What I mean to say, dapat alam natin ang boundaries and limitations natin. Ang sabi po ng Bible, pagka ang pag-ibig mo nasa sanglibutan, wala sa iyo ang pag-ibig ng Diyos. Ang sabi ng James chapter 4 and verse number 4, ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of this world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Alam niyo po, ang isang Kristiyano ay dapat mas nagpapahalaga sa mga espiritual na bagay. I remember Colossians chapter 3, verses 1 and 2, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things in the earth. Simple lang po ang gustong i-point out ng salita ng Diyos. Ang sabi ni Pablo, kung Kristiyano ka talaga, ang mas papahalagahan mo, espiritual na bagay. Kaya for me, it is very questionable na makakita ka ng isang tao na nagsasabing Kristiyano siya, but he is not enjoying the things of God in his life. Naiinip sa service, okay, hindi interesado sa salita ng Diyos, wala pong panahon para manalangin, walang quiet time or personal devotion, not enjoying serving our God. So very questionable po yan. Sapagkat kung Kristiyano ka talaga, ang tamang priority mo is spiritual na bagay. Pangatlo po na magandang bigyan po natin ng pansin. Ano po yung una? We should prioritize our salvation more than treasures and wealth. Okay? Pangalawa po, we should prioritize spiritual things more than the things of this world. Pangatlo po, we should prioritize our service to God more than the temporal works or temporary works, yung mga bagay po na pangsamantala na ginagawa natin dito sa lupa. Lahat ng paglilingkod natin sa Diyos, yun po ang isa sa dapat bigyan natin ng prioridad. Kung estudyante ka, hindi naman masamang masipag ka sa pag-aaral eh. Pero nakakalungkot, Kristiyano ka, estudyante ka, ang sipag mo sa pag-aaral, pero niwala kang serbisyo para sa Panginoon. Alam niyo po ba, generally, ang Kristiyano po ang kalooban ng Diyos maglingkod sa Kanya at hindi lang basta paglilingkod, kundi kailangan tiyakin natin katanggap-tanggap na paglilingkod. Romans chapter 12, verse number 1. Ang sabi po, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Naniniwala po ako na ang Kristiyano dinisenyo ng Diyos sa paglilingkod. Kaya, walang masama na ikaw ay mahusay na estudyante. Para sa akin nga, kung Kristiyano ka, dapat mahusay na estudyante ka, dapat matalino ka, dapat masipag ka, dapat masikap ka sa pag-aaral. Pero kung ikaw ay masikap sa pag-aaral at sa mga bagay dito sa mundong ito, dapat po lalo kang masipag sa gawain ng Diyos. Ang service natin sa Panginoon, yun po yung may gantimpala. Alam nyo, iniisip ko po pag humarap tayo sa Panginoon, hindi naman itatanong ng Diyos kung tayo po ang valedictorian sa school. Hindi naman itatanong ng Panginoon kung tayo po ang pinakamahusay na empleyado. Ang itatanong po ng Panginoon, ano ginawa mo para sa akin samantalang ikaw ay nasa lupa? Sapagkat naalala ko po, ang sabi po sa Bible, pag humarap tayo sa Panginoon, ang pinakamasarap na commendation na maririnig natin, yung sasabihin po ng Panginoon sa atin, well done, good and faithful servant, enter thou into the joy of thy Lord. Tatandaan niyo po na ang Kristiyano po ay inaasahan ng Diyos na gagawa para sa Kanya. Ang sabi po ng Ephesians chapter 2, verse number 10, for we are His workmanship created in Christ Jesus unto good works. Ang Biblia po ang nagtuturo
na ang Kristiyano po ay idinisenyo para sa mabubuting gawa. At ang isang Kristiyano ay dapat masumpungan na naglilingkod sa Panginoon, matapat na naglilingkod sa Panginoon. It is our faithfulness sa paglilingkod sa Diyos, ang bibigyan ng Diyos ng pagpapahalaga. Kaya nga, may mga verses po tayo na ginagamit nating encouragement sa marami po. Like 1 Corinthians 15:58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. And in Hebrews chapter 6, verse number 10, sinasabi natin, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love. We should prioritize our service, yung ating paglilingkod sa Panginoon. Uulitin ko po, hindi masama ang kayamanan, hindi po kasalanang maging mayaman. Pero malaking problema mo, kung mayaman ka nga, hindi ka naman ligtas. Okay? Walang masama na nandito tayo sa mundo. Pero dapat naiintindihan po natin na ang kagalakan natin at ang prioridad natin, mga espiritual na bagay. Hindi po masama na maging mabuting estudyante, tama po yun. Masipag na estudyante, tama po yun. Maging masipag na empleyado, tama po yun. Ha? Wala pong problema doon. Pero dapat maisip po natin na dapat bilang Kristiyano, mahalaga sa atin ang paglilingkod sa Panginoon. Uulitin ko po, ang tamang prioridad ay maglilid sa atin sa masayang buhay at masayang resulta sa ating pong paglilingkod at buhay sa Panginoon. So, again, make our priorities right with God. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pag natutunan mong Diyos ang maging prioridad sa buhay mo, Diyos ang mangangalaga sa iyo at magsusupply ng lahat ng pangangailangan mo. I hope and I pray na ngayong umagang ito ay muli tayong pinaalalahanan at pinagpala po ng ating Panginoon dito po sa ating Believer's Breakfast with BFDB. At huwag niyo pong kalilimutan, please continue to like, comment, follow, subscribe, and share our YouTube channel, BFDB at LWBC. BFDB at LWBC. Muli po, maraming salamat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. To God be the glory.